My saying is, behind the clouds, there's a plane. Iilan lang ang mga komedyanteng katulad niya na kaya tayong patawanin. 16 kami magkapatid. 16 kayo? Magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. At paiyakin. Ira, happy. Sorry na nakarating si Daddy sa birthday mo. Yan, totoo siya. Totoo. Hindi to biro. I love you. Mahal na mahal ka ni Daddy. Nag-failure man si Daddy, nagbabahon si Daddy. Uwi ako December na ka. Nakita ito ng lahat nung nasilayan sa Wawawin. Ang stand-up comedian na si Romeo Librada, mas kilala bilang si Super Tekla. Lalaki po talaga ako. Wala pong halong biro yan, lalaki po ako. I've been married for 10 years. Mahal na mahal kita, Lando. Kung si Tekla ba kukunin ko dito sa show araw-araw, okay na. At nang sumunod niyang guesting, inihayag na ng host na si Willie Revillame na isasama na niya si Super Tekla sa mga co-host ng programa. Oh, Tekla, ano? Isimula ka na. Opo, Kuya Will. Thank you po. I will do my best para mapasaya kayo. Yan po yung mission ko siguro kung bakit nag-survive pa rin. Despite... hanggang nakakatawa, gagawin ko po yung part ko. Maraming pinagdaan ang pagsubok sa buhay si Tekla. Bukas na libro sa publiko na nalulung siya noon sa ipinagbabawal na gamot. Dahilan para lumamlam ang kanyang career bilang stand-up comedian. Naiiyak ako dun one time naglalakad ako. Nakakita ako ng basurero. Nagbibilang siya ng pera. May 500, may 100, may 1,000. Ako wala. Samantala, bukang bibig yung pangalan ko. Mahusay, magaling. Wala, ni pisong duling, wala. Thank you. Gusto ko lang personal magpasalamat, Kuya Will. Kaya nung muling kumatok ang oportunidad, hindi na raw niya ito sasayangin. Mahal ko kayo lahat ng mga kabuso! Hindi maikakailang nakadagdag siya sa kasiyahan sa Wawawin. You love Filipina? Yes. So how about us Filipino? Beautiful. You love me? Yes. If you wanna take me, I would like to say, it's more fun in the Philippines. Ang Bisaya lang po ang naitala sa Guinness Book of Record. Ha? Huh? Isang salita, ang daming meaning. Tulad ng? Ang sa Bisaya, yung peace. Peace. Pwede kapayapaan. Oh, peace. Yung peace, pwede muka. Peace, oo. Oh. Yung peace, pwede isda. Peace, oo. Oh. Yung peace, kung saan ka nakatira, peace one, peace two. Ganun. Kuwela ang kanilang tambalan ng kanyang co-host at kapwa stand-up comedian na si Donita Knows, ang Donekla. Buti nga sa inyo may pansit. Wala, lagtsaga lang kami sa ano, beef. Wow! Swisha, lagtsaga lang sa beef? Ako nga, nahihirapang bumili ng beef noon. Anong klaseng beef? Cubes. May kamukha kang artista! Sino? Side you ka nga. Oo nga! Oh, ayan o. Oh, Maui! Maui Taylor? Maui Pacquiao. Pero makalipas lang ang halos siyam na buwan nitong mga nakaraang araw, si Super Tekla bigla na lang nawala sa Wawawin. Tanong tuloy ng mga taga-subaybay ng programa, nasaan na at ano ang nangyari sa kanya? Hanggang nitong July 7, si Super Tekla nag-post online. My journey in Wawawin is totally ended. Wala akong hinanakit sa puso ko. Bagkos, lubos ako nagpapasalamat kay Kuya Will. Buong buhay lilingunin kong pambihirang pagkakataon ang ibinigay sa akin ng programang Wawawin. In God's will na rin po siguro kung bakit nagwakas ang journey ko para magbukas ng panibagong yugto ng buhay ko. Pero umugong din ang mga usap-usapan sa social media kung bakit siya wala na sa Wawawin. Nito lang Martes, pinuntahan siya ng aming team sa taping para sa Sarap Diva. Work lang tayo ng work, anong good vibes, work, 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 ganon. I'm sure po, marami sa inyo nagtatanong kung nasa ano sa Super Tekla. Laking pasasalamat pa rin daw niya na kahit hindi na siya napapanood sa Wawawin, may mga kumukuha pa rin sa kanya. Pero hindi pa raw siya handa na magkwento kung ano ang nangyari sa kanya sa Wawawin. Meron lang tayong decision na kailangan gawin. Gawin. So, masakit na. So, kailangan gawin.
hanggang nitong Biyernes, pumayag na si Super Tekla sa isang panayam. Pero pagdating ng aming team sa kanyang tirahan sa Barangay Olympia sa Makati City, hindi muna humarap sa amin si Super Tekla. Kailangan lang daw niya munang magpagupit. Yan, ito po yung buhok ko nung wala pang wig. So, ito lang yung pinakapitan niya. Pagkatapos, nag-ayos. Sa unit na ito, mag-isang nakatira si Tekla. Kapansin-pansin na wala ito masyadong gamit sa bahay. Pinarapol ko po yung nakakuha, ganun, mga close ko rin. Mas pinili ko yung ganito, simple lang. Galing sa work, lie down na, pahinga na. Kaya gusto ko ganito lang, solemn lang yung lugar. Simple lang yung kapag-ayos ako. Kasi mag-isa lang, hindi naman ako nagluluto dito. Makain lang sa labas. Kung magpundar ng gamit, pero yung settled ka na, yung doon ka na titira. Kasi ba napupunta yung mga pambili ng gamit? Ah, siyempre, madaming umaasok. Tatay ko, mga kapatid ko, siyempre bago mo maisip yon, sila muna. Ipinakita niya ang mga costume na kanyang ginagamit sa Wawa Win. Kung gaano ako kakapabulus tingnan sa TV, kala mo talaga, mochi dinera, mayaman. Di po, napakasimple, payak lang po ang pamumuhay ko yan. Itong aking room ay parang walking closet na rin. Pag may guesting, may mga racket and everything, kailangan pagka kung ano yung naisip kong suotin, dito, makikita ko lang kaagad. Hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin daw ang kanyang katawan na hindi na siya lumalabas sa programa. Nasanay na raw kasi siyang nagtitaping 3 beses kada linggo. Para kung namatayan, yun yung pain. Or yung parang nagkaroon ka ng relasyon na sobrang attached ka. Lahat binigay mo yung time mo. Pero ang tanong, may katotohanan ba ang mga ipinupukol sa kanyang bintang sa social media? Nabisyo ang dahilan kaya siya nawala sa programa. Pag nag-drugs ako, di mo ko makausap ng matino. Nung start ako ng wawawin, nag-start ako ng withdrawal noon. That's why ang mga side effects sa akin, antok ako. Nag-a-adjust yung katawan, nag-cleansing. Araw-araw ko pumapasok, alert na alert. Kasi presko ang utak ko, nakapagpahinga ako. Hindi tinanggi ni Tekla na nahihilig siya sa bingo. Yes, I'm proud to say nagbibingo ako. Ano ang masama doon? As long as hindi ka nakaperwisyo, walang masama sa bingo. More or less kung mapapasagad at 2,015. Minsan sa isang linggo, nagpiplay ako ng twice, thrice, ganun. Nababasa rin daw niya ang mga komento sa kanya online. Masama man o nega o mabuti. Nagpatuloy lang si Tekla. Ano ba kayo? Ha? Patuloy? Tuloy po ako. Grade 6 pa. Addict yan. Kita naman. Tas lulong pa sa sugal. Di naman basta tatanggalin ng walang dahilan yan at kumukuha lang ng simpatya sa media para magkaroon ng panibagong career. Madaling magsabi, madaling magbitaw. Please, patunayan muna. Babalik din yun si Tekla. May sakit kasi eh. Ingat, Tekla, at pagaling ka. Sino si Tekla? Hindi ko kilala si Tekla. Pero sana ibalik na sila si Tekla sa Wawa Win. Ha, it's a long, 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 long process. Pero malay mo, malay natin. Aminado si Tekla, wala siyang naipon sa kanyang mga kinita sa Wawa Win. Kailangan nila ng help ko talaga. Sa area namin, may gera doon. So, hindi ko pa sila nako-contact. Basta rin yan sa mga kakapadala ko pa lang noong nakaraang buwan. Siyempre, hindi naman magsusustain yan sa haba ng sa dami nila, di ba? Lalo na sa tatay ko. Kaya yung tatay ko may sakit. Kaya, sige lang. Kaya ang ngayon talagang bawat opportunity, salo lang ng salo. Hi, Pogi! Tomek, did you know that our brain is composed of 75% to 85% of water? At ngayong wala na siyang regular TV program, may pailan-ilan pa rin naman siyang guesting. At babalik muli sa mga comedy bar. Yun yung sinasabi ko na utang na loob ko kay Kuya. Hindi naman magiging ganun yun without nung ano ni Kuya, endorse niya sa akin. Yun ang sinasabi na inaani at aani-anihin ko. Kaya nga, sobrang thankful ako doon. Bagamat malaking pagsubok ang pinagdadaanan niya ngayon, itinuturing daw ni Tekla ang lahat ng ito bilang malakas na tapik mula sa itaas. Nung simula nang start ako ng wawawin, hindi ako nagsimba isang beses. Totoo, nare-recall ko, ay ungap. Parang nasobra akong na, ano, na silaw na busy na pagdating uwi ng ano, pag natamad ng ano,
kasi pag dito sa bahay tulog. Pagka time to, parang yun yung nawala. Bibigay ko ba sa ito, sa charity? Next year. 10,000! Habang buhay daw siyang tatanaw ng utang na loob sa kanyang Kuya Will. Kuya Will, thank you. Deep in my heart. Salamat, salamat po sa panahon or sa time or yun sa pambihirang pagkakatang binigay mo. Alam ko ito po yung magiging sandata ko para lumaban. Hindi man kita masusuklihan sa ngayon, in a way, sa ibang pagkakataon. Diyos na po ang bala. Thank you, Kuya, and more power po sa show mo sa Wawawin. Yung mom ko is from Pampanga. Yung dad mo is from? Benguet. So half, ano ka? Kapampanget. Tanging hangad ngayon ni Tekla, mabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon na tumayo, bumangon, at bumawi. Pipilitin daw niya itong gawin para saan pa't tinawag siyang si Super Tekla.